Pinaghalaga dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa, ngayong umagang ito, patuloy tayong magdadasal para sa lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga may sakit na nasa kanilang tahanan at sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live. A special prayer intention din po para sa kapayapaan, lalo na po sa pagitan ng Israel at Hamas, ganun din po sa pagitan ng Ukraine at Russia. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa, simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang, lalo na sa maraming beses naniwala tayo na kaya nating lahat kahit wala ang Diyos sa buhay natin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mula kay Pablo, na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Sa mga kapatid na nasa Efeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama
at sa Panginoong Hesukristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago panilikha ang sanglibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayong pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Ang tagumpay niya'y ito'y siya rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tugumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magsitayo pong lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan ng katotohanan at buhay patungo sa Amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, kawawa kayo. Ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang. Sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ang karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba.
Sa gayo'y lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng tamba ng sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na yon. Mula noon, tinulugsan na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Meron pong dalawang mahalagang karakter sa mabuting balita at sa unang pagbasa na pag ating pinagkumpara, magkaibang magkaiba ang kanilang pananaw in relation to Jesus. Sa ating mabuting balita, narinig natin ang pakikitungo at disposisyon ng mga pariseyo at iskriba hinggil sa daladalang mensahe ng ating Panginoong Jesus. Wala silang pananampalataya, wala silang paniniwala. Sa kanila, ang ating Panginoong Jesus ay sumisira ng kanilang tradisyon at paniniwala. Sa kanila, ang ating Panginoong Jesus ay kontrabida. Matigas ang kanilang puso. Naniniwala silang wala nang darating pang sugo, kundi yung sa kanilang paniniwala at sa kanilang pag-aaral ay yung kanilang dinidiyos. Sa unang pagbasa naman ay narinig natin ang disposisyon ni San Pablo. Si San Pablo na kumikilala sa hindi lamang Diyos na lumikha sa ating lahat, kundi si San Pablo na kinikilala at nagpapakumbaba dahil sa daladalang kaligtasan ni Kristo at pag-ibig ng Diyos. Dalawang disposisyon, dalawang tao na magkatunggali ang paniniwala in relation to Christ. Bakit mahalagang ito ay maging bahagi ng ating kamalayan ngayong umagang ito? Sapagkat aminin man natin o hindi, maraming beses na tayo ay natutukso upang tularan ang iskriba at pariseyo sa kanilang paniniwala at sa kanilang disposition in relation to the message of salvation brought by Christ. Madaling maniwala at madaling tanggapin ang sinasabi ng mundo sa atin na ano, hindi natin kailangan ng Diyos, na para magtagumpay ka, ang kailangan mo lang ay iyong talino, lakas at galing. At madali ding maniwala because of our ego and pride na ano, di natin kailangan ang Diyos. Hindi natin kailangan ang isang magliligtas sa atin dahil ang lahat ay nakasalalay sa ating kamay para tayo ay magtagumpay at maging kilala at bantog sa pamayanan. At hindi natin kailangan ng Diyos para magkaroon tayo ng kasiyahan sa buhay sapagkat ang kasiyahan ay nasa sa ating kamay. Ganyan ang napakalaking tukso sa ating buhay, mga kapatid, bilang tao na bumagsak sa kasalanan. Ang hirap aminin na tayo ay mahina. Ang hirap aminin na tayo ay may pagkukulang. Ang hirap aminin na tayo ay kailangan ng tulong ng Diyos dahil sa iisang dahilan, pride.
Kaya nga siya isinama sa isa, sa seven capital sins. At yan ang nanaig sa mga Pariseo at Iskriba. Pero maganda ang paalala ni San Pablo. Matuto tayong magpakumbaba sa harap ng Diyos para kamtin natin ang pagliligtas at ang kanyang biyaya. Pakumbaba nating aminin na tayo ay mahina. Pakumbaba nating aminin na tayo ay mayroong flaws. Hindi tayo perpekto at lahat tayo ay nagkakamali. Aminin natin at tanggapin natin ang kahinaang ito at hingin ang biyaya ng Diyos. Hingin ang biyaya, bunga ng kinamit ni Kristong kaligtasan natin upang katulad ni San Pablo, tayo ay matutong magpakumbaba at kilalanin ang kadakilaan ng Diyos. Ito mga kapatid, ang inaasahan sa atin bilang mga binyagan. Paalala sa atin na huwag nating tularan ang disposisyon ng Pariseo at Iskriba. Kung ayaw nating maging kawawa sa harapan ng Diyos pagdating ng araw, pagdating ng paghuhukom, tularan natin at isabuhay natin ang aral ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Kilalanin natin hindi lamang ang Diyos na lumikha sa atin, kundi kilalanin din natin ang kaligtasang kanyang daladala. Huwag tayong maniwala sa itinuturo ng mundo na hindi natin kailangan ng Diyos sa buhay natin. Yan ay kapalaluan. Yan ang dahilan kung bakit bumagsak yung mga fallen angels. Because of pride. Hindi nila matanggap na may Diyos. At yan ay isang malaking tukso sa buhay natin. Ngayong umagang ito, bilang mga binyagan, sana'y hilingin natin ang biyaya ng kapakumbabaan upang huwag tayong maging kawawa sa harapan ng Diyos. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Magsitayo pong lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kalwalhatian sa pagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal.
Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Sana sa kalitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kalitasan, o sana. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga aligad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Yesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. Ngayon, Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kariyan mo, sundin sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Patawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
pakinggan, lingapin mo at kabagan. Anyaya mo'y lumapit sa'yo. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal. Iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya.
Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa Main Arch Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego o clean as you go sa pambansang Dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-isa hanggang ika-siyam ng Nobyembre. At buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ika-anim, ang kumpilang pamparokya ay gagawin natin sa ika-25 ng Nobyembre. Para sa lahat na may mga 12 taon pataas na wala pang kumpil, kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina hanggang ika-7 lamang ng Nobyembre. Ika-7, sa darating pong Lunes, ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap ni ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po, pangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa na pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imaheng, dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan lang ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Iatid mo kami sa langit, sa langit.